What's up, madlang people? Ito na po ang sulat mo, babasahin ko. Ito na po ay isikan episode na story ni Shenz. Ito po ang karugtong nung nakaraang na premiere ko. So, magandang tanghali at magandang gabi. Good morning to whole world, to all viewers. Ito po ay tutuklasin po natin. Nabubulol na ako. Pasensya na kayo, guys. Ito po, tutuklasin po natin kung ano na ba ang nangyari kay Shen sa buhay niya. Naka-move on ba siya o hindi? Let's go, guys. Let's proceed for kwento ni Shen kung anong buhay niya. Kumusta na kaya ang kalagayan ng isang pusong bigo? Ang pusong bigo, guys, ay isa po siyang salimuot na with like a dream. Dreaming ng isang pag-ibig na isang sawi. Pag-ibig na kinababalaghan or pag-ibig na kinababaliwan. So, sa isang iglap lang ay nawawala, dumating sa buhay mo sa puntong ito, sa ating puso, talagang mabibighani tayo sa isang matamis na oo. So that's right. So let's go, ipag-ano na natin yan siya kung ano nangyari sa puso ng saging. So pupunta po tayo, guys, sa labas at nandoon ang puso ng saging. So tutuklasin mo natin kung saan yung puso na yan. Saan kaya yung puso ng saging na yan? So, samahan nyo ako at pupunta ako doon sa puso ng saging. Kung saan si Shen napupunta, kung ano na po ang kanyang kalagayan. At doon ko po isasalaysay sa inyong lahat. Charot! Isasalaysay ko po sa inyo lahat kung saan po nakalagay yung puso ng saging. Okay, guys, let's go! Thank you very much sa pagsubaybay nyo sa aking itong ang handumanan sa isa kagugma. Handumanan na walang paglubad. Handumanan na nilalagyan ng Sonrox o handumanan nilalagyan ng Tide at Ariel. Ano to, naglalaba pa tayo? Ito po, thank you ng bonggang-bonggang buong-buong spasa. Salamat ko po sa inyo na itong episode na to ay talagang totoo talaga siya. Totoo na nangyayari sa ating mga buhay. Ito po ay love is blind, love is crazy, love is pretending, love is kindness, love is loneliness, love is happy, love is sweet, love, yahoo! Let's go for the going to pusong batot. Let's go. Go, guys. Let's see for what happened for the second episode. Thank you for watching. Yahoo! Thank you. Hello, guys. Tunghayan po natin ngayon ang sa pagbabalik po, magandang hapon. Letter I reading, sulat ko, babasahin po. So, ngayon, guys, ay ito, guys, tingnan niyo. Ito po ang ating banana. Si banana na wala po. Magandang tanghali ko sa inyo. Magandang gabi, magandang hapon po. Ito po ay sasalaysayin po ang isang sulat. Nung binasa ko nung nakaraang linggo ay sulat po mo sa sulat ni Shen. Tunghayan po natin kung ano ba talaga ngayon ang buhay niya, kung nakamove on ba siya o hindi.
don't forget to subscribe guys my channel OFW Dubai Jollibee. Ano na kaya ngayon ang buhay ni Shen? Tutunghayan po natin, siya po ay magsasalita ngayon sa ating video ngayon. Ini-invite po siya kung ano na naramdaman niya kasi dati nasugatan ang kanyang puso ng saking. So, nung unang panahon. So, ngayon guys ay tunghayan po natin yun. Sulat niya ngayon kung nakamun po ang si-share. Ito na po ang iregalo ko sa kanya ang kanyang puso. Because ito po marami pong kakaibahan ng ating love. Love is blind. Love is patient. Love is pretending. Because look at you, the girl is too much love. But the boy is pretending. So sometimes the love is crazy. So sometimes the love is good. Sometimes we have forever. Sometimes not forever. So the love is forever or the love is not forever. So the love is not easy. The love is nobody perfect guys. So so the try now. Love your family, love your children. If you Shin is her guys to explain it. So what happened of the love of just now. So Shin is talking for that for what happened the love of Shin because before is the love is broken. So Shin is explaining for what happened. Shin explained for what happened for the love or success or now Shin is talking for the love for now. Oh, Shin, we can move on or not move on. So can listen for the Shin. I have a guess for Shin. Langga ikaw vlog. Si Langga ikaw vlog ay siya po ay nagsasalaysay kung ano na ang kanyang buhay ngayon. Thank you guys. Pakinggan po natin si Langga ikaw vlog. Siya po ay magsasalita sa kanyang love ngayon guys kung okay na ba ang kanyang buhay ngayon. Tunghayan po natin siya. Siya po ay magsasalita sa kanyang love. Thank you sa lahat ng mga nagsubaybay. Thank you ngayon sa pagsubaybay guys sa aking video. Sulat mo, babasahin ko. So take care and God bless to you. God bless for all yours. So guys, ito na po si Langga ay magsalaysay sa kanyang buhay ngayon kung ano na po ang nangyari noong panahon pa ng hapon. Kung nakamukong ba siya o hindi. Thank you for watching. Very much thank you guys. Peace guys. Like forevermore or not forever the love. Thank you guys. Peace.
good evening to every one of you out there. Kumusta kayong lahat? Yes, your guess is correct. Last story was published before. Was made by Mayora. That was my story, and now this night, I will gonna. Ito yung kadugtong. Magtagalog lang tayo guys. Nag-nosebleed na silangga. Char. Yeah, that was my story. And thank you everyone for waiting. Char. I know that some of you ay nag-aantay sa next episode. And then, okay. Now, let's continue the story. Yeah. Yes, yun na nga. Nakabuntis siya sa ibang girl. And then, suddenly, sad to say, hindi natuloy yung pagbubuntis ni girl. It's because I don't know what happened. Yeah. And then, the guy, yung lalaki is, gusto niyang ayusin yung kung ano mang meron kami noon. So, he wants to fix everything what we have before. But you know guys, naisip ko lang kasi if you give ang dami ng chances na ibinibigay mo sa isang tao, I think hindi na tama yun kasi para mo na rin niluloko yung sarili mo, diba? So, as of now, okay na kami ni Guy. We contact each other, we communicate each other just because of our kids. But then, yung gusto niyang maibalik yung nakaraan, kung ano mang meron kami is, I don't know, kasi yung puso ko guys is pagod na, di ba? So ngayon happy na ako being a single mom, and shout out to all of you there, to all single mom out there, kasi I am so proud of you, of us, kasi this hindi ito isang madaling, hindi madaling maging isang single mom. Kasi you have to raise your kids alone, with your own, sa sarili mong pagsisikap. And then, now, I am happy kasi andyan kayo. I enjoy myself in Whitey World, and nag-focus na lang ako ngayon sa family ko at sa kids ko. Yes, and kung ano mang meron sila na ikakaligaya nila is happy na rin ako. And then ito kasi yun guys, sabi nga nila, love, ito yun, linya to ni Kuya Stevie. Love will just comfort you, but it will never feed you, diba? So, ngayon, I'm happy in my work, priority ko ang work, at saka ang family ko. Anyways, may mga nagpaparamdam, but mahirap kasing magtiwala ngayon. Mahirap magtiwala nowadays, diba? So, I have to focus myself sa family ko at sa mga kids ko, diba? I know guys, it's hard to move on, but you know, I think how many months na masakit yung puso ko na I think hindi ko nakakayanin, but
ang ginawa ko is I only just pray to God na magiging okay ako. I know it's really hard to move on, but if you have that kung meron ka talagang tiwala sa sarili mo, magagawa mong mag-move on. Kasi nga hindi madali ang masaktan ng sobra na in-expect mo ang magagandang future but nasira lang dahil sa isang kasalanan. And tiwala lang sa sarili, guys, na you can do everything, na ma-overcome mo lahat ng mga bagay na nakaraan mo. And then what I did is focus yourself sa work, sa family, and iwasan mo ang lahat ng mga nakaraan. And you have to step forward. Kailangan mong mag-isip na you can do it. Kasi nga maybe if you can't handle yourself, mauisa mga masasamang bagay ang mangyayari sa iyo, 'di ba? So that's all. You have to focus and step forward. And that's all, guys. Thank you so much for watching, and I know marami nag-aantay sa inyo dyan. Medyo, I think, nabibitin kayo kasi we don't have a happy ending yet. Char. Yeah, we don't have a happy ending yet. But still, I am happy now of what I have now. And thank you so much to all of you dahil sa support nyo sa ating pinakamagandang Mayora. Thank you so much. I hope hindi kayo magsasawang suportaan ang kanyang sulat mo, babasahin ko. And to those may mga magagandang story dyan, Bekena Man, pwede kayong magpadala kay OFW Dubai Jollie G para ma-on-air niya yung mga experience niyo sa buhay. And marami ding mga taong mai-inspire, diba? So, that's all, guys, and I hope you enjoy everything, the story I shared to you, and that's all. God bless to us, stay safe, and let's all think positive. That's all, bye-bye. Thank you, everyone. Natin ang Quinto Nation na si Langga Ikaw Vlog. Ayan po ngayon ang pag-ibig niya ngayon. Naka-move on na rin siya sa katagalan sa nangyari sa kanyang puso na saging. Na pusong bigo. Kaya ayun, thank you very much, Langga Ikaw Vlog, sa pagsasalita sa gizmo sa aking itong show na ito. Maraming salamat sa iyo, Langga Ikaw Vlog, sa pagsasalita. Kung naka-move on na ba siya? Ayun, guys, naka-move on naman si Langga Ikaw Vlog, dahil nandiyan naman ang kanyang mga dalawang maliit na kids, na mga angel, na dalawang mga angel. Yun na lang ang aanuhin niya. Yun na lang ang ipokus na lang niya sa kanyang mga anak at sa kanyang mga pamilya. Hayaan na lang niya yun si ex niya at kung may nagpapatibok man ang puso ni Langga Ikaw Vlog, sa kanya na yun.
Basta, masaya na ngayon si Langga. Di ba, Langga? Peace, Langga! I love you, Langga. I miss you. Nandito lang ako. Nandito lang kami, Langga. Ayan, magsasalita. Thank you, Langga, sa pag-guess mo sa akin sa mapait, bitter, bitter ang palaya na si Sugilanon sa isa ka sa gugma na sa gugma na walang hanggan, walang forever. So, kung may forever man tayo, ayun talaga yung talagang be patient talaga ang forever. Talagang ganyan lang talaga ang forevermore. 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 Close the window. Kumakanta na ako. Thank you very much sa all viewers sa pagsubaybay sa lahat-lahat nung episode 1. Episode 1 sa sulat mo babasahin ko. At saka ngayon po ang episode 2 for naka-move on na siya. Maraming salamat sa mga nagsusubaybay sa sulat mo babasahin ko kay Ate Julie. Kung sino man gustong magpapadala sa sulat nyo guys, nandito lang po ako at babasahin ko po ang mga sulat nyo. Imi-message nyo lang po ako, Julieta Gidoki. Yan po ang aking messenger, Julieta Gidoki. Ayan guys, thank you very much. Have a good. I hope guys na walang sawang pagsubaybay nyo sa aking handumanan sa isa ko gugma. Handumanan sa isa ka gugma. Ayan guys, ay isang bisaya na talaga ang aking ayon. Thank you sa lahat. Have a good day and be God bless you all. Mabuhay. Bye-bye.